Welcome sa Tito Gaming YouTube channel, kung saan budget at performance ang pinaka-priority natin. Kung familiar kayo dito sa channel, kilala nyo naman ako na para sa akin na isang gaming headset ang isa sa pinaka-importanteng gaming peripheral sa buong PC setup mo. Dapat totoo, maganda at malakas sa munog, both music and gaming at higit sa lahat, komportable. Ang tanong, sapat na nga ba ang pagiging mura para tangkilikin natin isang brand at produkto? Mga kapatid, ang EXA AirJoy Plus gaming headset. Okay, pinadala nila sa atin ito para i-review pero makakaasa kayo na magiging prank ako sa mga bagay-bagay lalo na't medyo maselan pag nasa budget category tayo lalo na't usapang true to life experience. Upon checking sa kanilang website, nasa $35 ito at 1,400 pesos naman sa AliExpress. Literal na mas mali ito sa nireview natin nakaraan na Panther Pulsar version 2 na isa sa top gaming headset ko under 2K or under 1,500 pesos budget category. Okay, dito sa EXA AirJoy Plus, una tingin para siyang headband lang na may basta-basta left and right ear speakers headset na. Ganun kasimple. Gawa sa manipis at cheap plastic material yung pinakaband, may onting foam lamang sa ilalim, matinis na overall body construction and a not so gaming headset design. Kung familiar ka sa mga office gaming headsets na sikat noong araw, parang ganun. Pero ika nga nila, don't judge the book by its cover. More on that later. Left and right ear, maliit lang, hindi po ito close back, it means hindi kulob. Naririnig ng kasama mo sa bahay, sa kwarto, yung pinapakinggan or gaming mo. Meron ditong pailaw effect sa left and right ear na color red lamang and may grills. Maganda naman stealthy, hindi sobrang OA na nakakasilaw. Sa pinaka-cushion naman, medyo firm na maganda naman ang ginamit na leather material. 8 out of 10. Sa left ear naman na dito pinaka-mute button at volume knob at meron itong tilt and swivel function. Sa unang tingin, akala mo matindi yung adjustment level na malawak yung flexibility pero hindi. Flimsy yung overall plastic construction. Napansin ko lang din sa pinaka-headband mismo, maiksi yung pinaka-adjustment level niya, no? Bitin yung haba na parang pangbata. Kung sa akin, bitin na, what more sa mga taong medyo malaki ng bahagya sa akin. Pero kung ititig natin yung ganito niya as a comfort level, okay naman, napakaganya since light materials nga. Pero hindi ko rin gusto yung comfort yung gaan ng pagkakaklump yung higpit niya sa ulo ko para kang may suot ng wala, which is ayoko ng ganun, parang nakapatong lang. Again, na parang headband. Sa gaming kasi, kapag usapang seryoso ng competitive scene, para sa akin may charm din yung isang gaming headset na may higpit feeling, no, na may feeling suot mo talaga kumpara sa magaan tapos parang wala. Sa microphone naman, non-removable ito na okay naman ang itsura, may kasama ding filter out of the box which is nice. Tama naman ang tutok at haba, balance naman yung lambot at stiffness. Mic check, check, check 1-2, Rashid Bantuan, mic check 1-2, Rashid Bantuan, mic check 1-2. Maraming salamat dahil lumabot kayo sa part ng video na ito. Ito nga pala yung pinaka-mic sample quality na itong EXA AirJoy Plus gaming headset. So naka-direct recording tayo sa PC natin, nakasaksak lang mismo sa USB port, walang halong effects, adjustments at kung ano pang pampaganda. So ito yung expect yung mic quality ng gaming headset na ito kapag binili nyo. Sa cable naman, naging namit, rubberized and braided po ito ng mga pahal matigas. Okay lang naman ito sa job, pero sa mga taong conservative, sana braided na, lalo na sa ganitong price point, madaming budget gaming headsets ng ibang brand sa ganito braided cable na. Okay, sa pinakamahiwagang parte ng gaming headset na ito is yung sound quality. Since USB Type-C tapos meron itong adapter na USB Type-A para sa mga laptop or PC natin, may power yung volume and sound quality. Hindi siya kagaya ng mga 3.5mm jack gaming headsets na minsan makukulangan ka, kakailanganin mo pa na sound card para mas ma-appreciate mo yung totoong ganda. Dito saksak mo sa PC mo, ang lakas, ang linaw na. Pinaka audio quality, very acceptable for me. Yes, presyong $35 or 1,500 pesos pataas, yes, na-hit niya yon, no question. Kung susumayin, isa siyang gaming headset na small but terrible. Napipinpoint niya na maayos, maganda totoo yung location ng kalaban lalo sa FPS games. Maganda yung ikot ng tunog, yung 7.1 sonod. Maganda naman kapag gaming. Yung bass andito, very reasonable. Mas maganda kasi kapag nakukulob sana ng onti yung bass. Kaya naman dito, since open back ito, medyo lumalabas. Pero yun, overall parang laruan, parang gaming headset. Or I should say, half totoo, half seryoso. Hirap ipaliwanag kasi 9 out of 10 yung sound quality. Pero sobrang hatak pababa yung comfort, yung quality, yung aesthetics. So ang hirap niya i-priority na gaming headset sa market ngayon. Pwede natin siyang i-consider na everyday or productivity gaming headset pa man yan, na may sundot ng casual gaming, pwede. Wala akong masabi, hindi ka pintas-pintas yung sound quality and experience. But again, sobrang con sa akin yung pinaka-quality. Yung itsura, yung feeling kapag suot mo na. For entertainment purposes, pang araw-araw, pwede pa. Kasi for me, ito pinilit nila or ilinya ito sa kanilang gaming lineup. Pero siguro, ito yung definition nila ng AirJoy Plus, yung ganitong compromise. I cannot recommend it, Panther Pulsar version 2 pa rin for my budget preference.
kung more into gaming and competitive scene ka, o kaya naman kung 2K na ang budget mo, malapit na dito, go straight for the Fantex Sonata MH90. Pero okay naman siya sa mga kids sa bahay natin, no, ng mga nag-games, para hindi sobrang stress sa ulo nila, no, ng anak, kapatid, pamangkin mo, yung weight, yung pinaka-clamping force niya. Kung familiar ka sa mga gaming headset or Bluetooth headset na unbranded na makikita natin sa Chang'e, sorry to say, yun yung vibe na itong gaming headset na ito. Hindi ko siya maile-level as a gaming peripheral talaga sa panahon ngayon. Below 1,000 pesos, pwede-pwede pa. Kasi for me, mas ma-appreciate mo yung ganda ng driver na ginamit sa isang gaming headset para mas marinig mo yung feel, yung audio, yung sound quality or dynamics na bigay. Dapat maganda isuot, komportable isuot, kaaya-aya isuot, maganda ang fitting at bagay sa overall value. Yung tipong asarap din ipagmalaki na gaming headset, pero dito hindi. In short, wish ko lang nasa ibang katawan or frame yung driver ng pinaka gaming headset na ito. Yun lamang, maraming salamat sa panonood, maging wise at maging maalam po tayo sa pagpili, lalo na sa budget category.